My countrymen, mag-ingat po tayo sa fake news na nagpapanggap na totoo. Dito na tayo sa fake news, ang balitang di dapat siniseryoso. Oras na para sa balitang peke na base sa totoong pangyayari, fake news. Magandang gabi, yabang. Pagpasensyahan niyo na po ang kalikutan ko. Nag-a-adjust pa po ako. Ako po ang pansamantalang relyebo ni Baby Boy Makisig, kilala sa palayaw na BBM. Ano nangyari kay BBM? Na-impeach. Wag na wag magpapaniwala sa mga Marites. Walang newscaster ang na-i-impeach. Ang mahal natin na si BBM ay nasa isang secret mission. Salamat sa teknolohiya, makikita natin siya at makakausap kasama isang controversial na nagtatago sa kanyang private hideaway. Anong controversial? Bakit nagtatago? Kung ang controversial na nagtatagong yan ay yung controversial na nagtatagong alam ng lahat, eh di ba? Delikado si BBM sa lugar na yon. Posible, pero magaling yung Tarzan at si Baby Jane. Sinong Tarzan at Baby Jane? Eh, the father and the daughter. Sa ating pagpapatuloy, ako po si Toktik, ang inyong OIC newscaster. Kasama ko po ang field reporter na si Maingay. Take it away, Mai! Magandang umaga! Magandang tanghali, magandang hapon, maayong gabi, naimbag arabii. Andito po ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport kung saan nakalapag na ang eroplano ng dating kinatawan ng 3rd Congressional District ng New York na si George Santos. Si Santos ay pinatalsik sa House of Representatives ng Estados Unidos dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang qualifications, paglabag sa batas tungkol sa paggamit ng kanyang election campaign funds at marami pang kesyo-kesyo. Matapos sabihing hindi na siyang tatakbo muli, kailan lamang ay nagdeklara si Santos na babalik siya sa Kongreso. Ang tanong, paano? Pangalawang tanong, bakit nandito siya? Anong gagawin niya rito? May kakausapin siya? Sino? Saan? Bakit? Mai? Mai? Guard, on the air kami. Mai? Mai, andyan ka pa ba? Guard, ano ba? Ano na, Mai? Kausap mo na ba si George Santos? I'm here. And you are? I'm George Santos. You don't send a reporter to do a car crash interview with me at the airport, okay? I will be president of this country someday, and I deserve a full-blown studio interview. and not with you, okay? With who? With BBM. Woo! Magandang gabi! Yabang! Ito po ang inyong lingkod, Baby Boy Makisig. Nag-uulat mula sa super duper extra ultra secret hideaway ni Ulo Congressman Bobby Bilokoy. Mamaya ka pa! May live interview pa tayo rito. But first, a word from our sponsors. Lalong pinalaki, lalong pinasarap, ang new fried chicken ng Sacdonald's. Kayang pakainin ang buong tropa ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan, at pati midnight snack for 5 days straight. Sacdonald's, milyon-milyon ang tumaba rito, sana ikaw rin! Ang programang ito ay rated F. Fake na fake. Kasing fake ng bigas na 20 por kilo. Kasing fake ng Taliano Gold. Kasing fake ng isang ministro dyan na super madasalin. At anak daw siya ng Diyos pero hinahunting naman ng mga otoridad dahil sa kasong sex trafficking, smuggling at marami pang iba. Dito na tayo sa fake news. Panoorin natin, friends.
Where is BBM? We're interviewing you. Ew! Not you! Look at you! You're so sweaty. Well, of course I'm sweaty. I literally ran all the way here from the airport. I repeat, huh? Where's BBM? My colleague has said it. And I'll say it again. We're interviewing you. Yeah. How dare you think you're worthy of me? Look, you were expelled from the United States Congress last December after the House Ethics Committee report pinpointed that you were defrauding donors. You were committing wire fraud, you were money laundering, you were using public funds to inject Botox into that face. Yeah. Naniwala naman kayo. Marunong ako mag-Tagalog? Bakit hindi? Eh, ano ba? Pilipino ako. Pilipino ka? Yes, Pilipino ako. And that's the truth. Nothing but the truth. So guide me the way. Inday badiday. Ano mo nakilala si Inday badiday? Pinsan ko si Ate V. Oh, hindi kayo naniniwala? Hindi. George Santos. Vilma Santos. Smart. I'm stuck for all seasons! AKA Rosa Vilma Tuazon Santos Recto. Prueba. Mm-hmm. Proof. Proof. Kita mo, pakita mo. Exactly. Wala! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Ay, baka nasa assistant ni Ate V yung pruweba. May assistant si ano, si Ate V? Ding! Ang bato! Oo nga pala, nag-dar na rin si Ate V. Whatever. Let's get direct to the point. Mm-hmm. Anong ginagawa mo dito? Kakausapin ko si Ate V. Patungkol? Tungkol saan? Sa asawa niya, kay Ralph Recto. I heard na he's just been confirmed by the Commission on Appointments as the new Secretary of Finance. Finance? So uutangan mo? Hihingian! I mean, it's just a small amount. $10 billion lang naman. Gagamitin ko sa pagtakbo ko sa 3rd Congressional District sa New York. And kapag hindi ako nanalo doon because of this fake media, dito na lang ako sa Senado sa Pilipinas tatakbo. For sure naman, I'm gonna win, di ba? Tapos diretso na ako sa Balacana Dyan Palace. Nakakatawa siya, ano? Iboboto mo ba yan? Siyempre, of course. Sinungaling. Correct. Ang sinungaling na kandidato, siguradong panalo. Winner. BBM! BBM! Hey, where's BBM? Ikaw ah. Whew. Alam mo ikaw, sige. BBM, BBM ka ng BBM. Sige, BBM, pasok. Teka lang. Di ko makita si Ulo Congressman Bilokoy. Grabe kung makatago. Kala mo mako-contempt of court. Kaya nga nagpa-prayer rally yung mga kotropa niya eh. Para sa kanya. Back to you muna, studio. Toktik! Maingay! Ayon sa pag-aaral ng Human Resources Managers International noong 2023, ang mga Pinoy ay ulirang empleyado, masipag, maaasahan, madiskarte, at mabilis matuto. Pero masyado raw tayong maramdamin. Mapagsabihan lang daw at mapunan ng kaunti, madali nang masaktan at nagiging defensive na agad. Totoo kaya ito? Ano-ano ang mga reaksyon ng ating mga kayabang sa naturang survey? Malalaman natin sa Panay Panayang. Ang sakit naman po nila magsalita, ma'am. Gusto ko lang naman po kumita para sa pamilya ko. Iniipon ko pati bariya, hinahabol ko yung Diyos na gumugulong palayo para sa akin, ma'am. Tapos, hinahamak na nila ako. Huh? Defensive? Hirap mo sa kanya mga sinungaling na nagsasabing defensive lagi mga Pilipino. Di ako defensive ah. Baka sila. Hmm? Fancy. Sobrang unfair ng survey na yan. Malakas akong tao. Kahit ano kaya kong buhatin. Kahit pa nga kalabaw. Kahit pa maski kotse. Tapos, hindi ko nalang iindahin ng alagayan ng mga muscle ko.
hindi ako robot na walang feelings. Meron ako karapatang magdamdam. Meron din ako karapatang masakta. Hindi po yan totoo. Hindi ba pinapanganak ang boss officer na kaya akong payakin dahil lang pinuna nila ako sa trabaho ko? Wala pa rin customer na nakapagpapaiyak sa akin. Alam mo kayo, fake. Fake, fake ang survey na yan. Kasi fake ng mga boobs naming mga artista sa Viva Lux. LOL! Unanimous po para sa mga na-interview. Hindi raw po maramdamin ng mga Pilipino. This is my guy for Fake Fake News. Teka, teka nga. May naman! Isa pang extra, please! Konti pang energy! Ano, pwede ano? Pwede bago makuhusgahan sa ano, sa kakulangan ko sa energy. Tanong mo ako. Tanong mo ako. May, anong oras kayo nakapag-pack up kanina sa coverage niyo sa Bahala Ka Na Dyan Palas? Ganyan. May, anong oras kayo natapos mag-pack up kanina? Alas 5 ng umaga! Tapos anong oras mo ako pinapunta dito para mag-man of the street interview? Ha? Pwede pa kayo calculate, miss? Magaling ka, di ba? Magaling ka sa math? Calculate mo nga! Ilang oras kaya yung tulog ko? Hmm? Sorry. Alam ko wala kang tulog. Oh, alam mo naman pala eh! Alam mo naman pala, ikaw naman eh! Tapos hindi niyo ako mabigyan ng kaunting konsiderasyon? Ha? Yan ang mahirap sa inyong mga producer eh! What? Ang alam niyo lang, kumabig lang hanggang wala na kaming maibigay! Bawal magkamali. Nagkakamali din ako, tao din ako. Nakukulangan din ako sa energy! Sige! Sa pang-out sa! Sa pang-outro! Sa pa! Hindi daw po totoong maramdamin ang mga Pilipino! This is my guy for fake fake news! May dalawang klase ng diktador. Ang rehime ng isa ay katulad ng aliv na binibenta sa Kremlin Spa. Panandalian. Meron naman diktador na parang wagas sa tunay na pag-ibig ang datingan. Vagas, tumatagal, pang forever, talbog ang kasnil. Ano yung varila na yun? May kuna naman? Nasaan ang security ko? Where the F are they? Ang ganun ba? Nasa kalendaryo ko? O, check ko lang. Huwag kang alis! Ah! Ayaw nga pala. May iba firing squad pala ngayon. Natakot ako, pero hindi masyado. Kinabahan, pero hindi rin gaano. Sigurado akong magtatagal pa ang aking rehime. Oo, isa akong diktador. Di lang sa marami ang tuta ko, maraming marami sila. At di lang oo ng oo sa bawat sabihin ko na para akong poon. Meron kasi akong balancing lineup ng apat na klaseng tuta. Oops! Teka muna. Sabi nga ng aking BFF na si Congressman Manhik Manaog, don't be parent. Huwag kayong magulang. Tuturuan ko kayo maging diktador dito sa aking masterclass. Pero bago yun, bayad muna. To register for the Generalismo's masterclass, transfer $50 million to the Swiss Bank of Bobutetswana. Account number 5544567890871900011. Please send proof of your deposit to howtobeadick.com/Generalismo Werner. Bakit?
Tingin ninyo, masyadong malaki ang aking singil. I beg your pardon. I never promised you a rose guard. Hindi kayo magiging diktador agad. Magsisimula kayo bilang espageti. Galing sa ibaba, hanggang pataas, nanapataas. Magiging diktador muna kayo sa inyong barangay. Tapos sa LGU. Tapos sa mga congressional district na. Magkarating na sa Senado. At boom! Presidente na ang pinakamagaling sa inyo. At dahil nag-training kayo sa akin, doon nyo malalamang Maya forever! Nagbabagang balita, buhat kay field reporter Maingay. Pero, teka, May, nakapagpahinga ka na ba? Okay na kayo ng producer mo? Maraming salamat, Fake Fake Newsroom OIC Toktik. Oo, nakapagpahinga na ako at okay na kami ng producer ko. Meron na kaming ceasefire! Meanwhile, ito ang ating nagbabagang balita. Ang opisina ni Senator Plantilla ay ginawang parlor ng kanyang aide na si Ariel Sevilla na nag-set up ng isang glutathione drip doon mismo sa loob. Ang pagkakamali niya ay nag-selfie siya at nag-post pa sa kanyang social media account. As usual, namiesta ang mga judgmental at pinaulanan ng katakot-takot na batiko si Sevilla. Hindi ito pinalampas ni Senator Plantilla na humingi naman agad ng paumanhin para sa kanyang aide. Paumanhing tinanggap agad ng mga senadorobo. Tapos na ang usapin na yan. Nag-sorry sila. Mag-move on na tayo. Sayang ang oras ng mga senadorobo dahil may mga issue na mas nangangailangan ng aming pansin. Tulad ng 4Ps, ang pagsasaliksik, pagsisiyasat, at pagpaplano para manatili kami sa pwesto. Oh, anong masasabi mo sa 4Ps ni Senador Robo kayo na to? Gluta. Gluta ng ina niya. Uy! 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 Sumakas! Sumakas! Nahanap na rin kita! Magandang araw, Upong Grassman Bilokoy! Narito ka sa kaharian ng anak ng Diyos. Tawagin mo akong pastol. Ako ang pastol sa inyong lahat ng mga anak ng tupa. Okay po. Sorry po, pastol. Diretso na po tayo sa interview. Okay? Sir, bakit po kayo nagtatago? Sino po ang inyong pinagtataguan? Kinasuhan ako ng House Unified Workforce Against Dishonesty o HUAD. Kung totoo, ang HUAD na yan at talagang gusto nilang sugpuin ang dishonesty, imbestigahan nila dapat ang mga ulupong grisman, Senador Robo at opisyal ng pamahalaan. Mga hipokrito sila. Ano po ba ang kaso nila laban sa inyo? Nagpapakalat daw ako ng fake news sa aking cable channel 666, Shaitan Moloch News International. Excuse me po, pastol. Para sa kaalaman ng lahat, heto ang ilan sa mga fake news na lumalabas sa SMNI. Sabi raw sa SMNI, gawa raw sa buhok ng tikbalang ang peluka ni Justice Secretary Wigberto Alberto. At sabi rin daw sa SMNI, kumakain ang Senador Robo Criselda Marquesa ng adobong atay ng tipaklong at umiinom ng luha ng kambing para mapanatili daw ang kanyang kutis teenager. Sabi pa rin sa SMNI, ang mga mamahaling relo na laging pinagmamayabang ni dating Wealth Secretary Franco Quedo ay puro peke na binili nilang niya sa isang tiyangge. Para malinaw, hindi po ninyo tinatanggi na fake news ang mga balitang iyon? Kasing fake ng pananampalataya ng maraming politikong nagpapapicture habang lumalakad ng nakaluhod sa simbahan.
Ang tanong ko lang naman ay ako lang ba ang naglalabas ng fake news? Bakit hindi nila kasuhan ang daan-daang ginagawang kabuhayan ng paggalat ng fake news? Ang totoo, pinag-iinitan nila ako dahil hindi nila matanggap na ang mga balita sa aking channel ay protektado ng religious freedom dahil anak ako ng Diyos. Eto, may picture ako sa binyag ko. Si St. John the Baptist ang nagbinyag sa akin. Excuse me po, pero may camera na ko ba nung panahong iyon? Duda ka? Hindi naman, pero... Oh, eto. Eto na lang. Pag hindi ka naman nagpa-sign of the cross, ha, kinewan ko na lang. Hulaan mo kung sino ang nagsubo ng ostya sa akin nung first communion ko. Pero ayon po kay Senador Robo Criselda Marquesa, ang mga dokumento niyo raw, mga papeles at litrato ay kasing fake ng mga balita sa inyong channel. Anong masasabi po niyo doon? Ito pa ang isang pruweba ko. Ang ama kong Diyos ang nagbigay nito sa akin. At nung iabot niya ito, ang sabi niya, I am your father. Lupong Grisman. Easy lang, ha? Lupong Grisman! Lupong Grisman! Taga lang! Lupong! Lupong! Lupong!